Hindi po natin sila kasama. Sila po yung mga anak ng demonyo na palagi ang gusto tayo gambalain sa ating pananampalataya at gusto po tayong gibain ano sa pamamagitan nilang mga masasamang tawag sa atin at komento. Kaya minabuti po natin na ibablock lang lahat, ano, pansamantala, biblock lang natin para hindi na po sila makapasok. Ang iba po mga fake accounts na dumadating at gumagamit po sila ng mga fake accounts para po mag ano sa atin, ano, manguntya at ano patawag dun sa Matagalog. Lahat na yata, no, mga kasamaan, kung ano pa ang sa kanilang puso at damdamin at isipan. Kaya ang atin lang nito, ipagdasal po natin sila at siyempre pinagdasal ko din at tayo po'y mapatawad naman at nagpatawad naman sa kanila mga ginagawa. Kanya lang po, minabuti pa natin, ibablock po lahat. Kaya pasensya na po kayo doon sa mga komento na mga comments po ninyo, mga hindi mabuti. Hinihiling po natin ang kapatawaran, ano, dahil binablock at ibablock ko po talaga kayo. Na walang sama ng loob. Gusto ko lang ibablock, no? At hanggang darating ang araw at panahon na kayo po ay matauhan at gusto kong magdasal kayo, alam kong makikinig pa din sila at alam kong maririnig pa din nila tayo at gusto kong iparating dun sa kanila na sana ay magbago ang kanilang mga puso, magbago ang kanilang puso at damdamin at matuwa naman ang Panginoon sa kanila. Lalong-laro na sa panahon ngayon, kailangan po talaga namin ng tulong. Ano? Tulong para sa mga kaibigan natin nangingailangan ng tulong. Hindi po panahon ngayon ng away. Hindi po panahon ngayon ng kantsawan. Hindi po panahon ngayon ng kung ano-ano. Nangyari lang, may mga narinig kasi sila sa Pacman Radio, itong dalawang commentator ng Pacman Radio, na ewan ko anong klase mga tao to, na pag-utusan o kusa talagang ito talaga gusto nila ang manira sa kanilang kapwa. Anyway, nag-usap kami ni Ma'am Runa, ang leader dito sa Kapa Ministry ng Kidapawan City, at ang sabi nila, sabi ni Ma'am Runa ay tinawagan na daw ni founder Joel Apolinario yung Pacman Radio, yung naga-program nung grabe makapanira sa atin. Tinawagan na daw yun ni founder na maghinto sa kanilang ginagawa. Ngunit grabe pa din ang kanilang atake sa atin na wala naman tayo at hindi naman tayo naga-program, hindi naman tayo naninira, no? So sa kanila lang, para siguro magkapira at mabayaran kung sino man yung bumabayad sa kanila na mga anak din ng demonyo, para sirain tayo at siraan tayo, yun ginagawa nila. Pero pinagdasal din natin, no? Patuloy po tayo nagdarasal sa kanila na sana ay malinawanagan ang kanilang mga puso, malinawanagan ang kanilang mga damdamin, kanilang mga isipan, na huwag gawin yun dahil masama yan. Kung anuman ang kanilang mahinanakit na wala namang basihan, kailangan lang nila siguro, gusto nila makipag-usap sa atin, na pwede yun. Punta sila dito sa Kidapawan City at makipagkita sa atin. Huwag yung sat-sat ng sat-sat dyan sa radio na para ng mga baliw, no? Na wala ng magandang kahihinatnan yung mga ginagawa nila, no? Nagpapaano sila ng bugso at damdamin ng mga nakikinig sa kanila. So wala na yan. Hindi ano yan. Kaya yung Jack Radio nga na inihento, na stop, dahil sabi naman na may-ari na ayaw na nila ng ganong program. Kaya nga, kahit si founder nga, hindi na natin narinig eh. Na? Si founder Joel Apolinario, di ko na nga narinig na nagsisiwalat kung ano-ano laban sa atin, kung ano-ano pa laban sa kaniyang mga nasabi, wala naman yon. Pero yung Pacman Radio, yun pa din. Pero pabayaan mo na, ay importante na
Tinawagan na daw sila ni Founder Joel Apolinario at sinabing ihinto nyo yan kasi hindi naman totoo yung ginagawa at hindi naman totoo yung sinasabi ninyo. So, hindi pa din. Basta sinabi ni Ma'am Runa sa akin na tinawagan na daw ni Founder yung Pacman Radio at yung dalawang announcer na yan at sinabihan na huwag nang magpatuloy sa kanila maginagawa dahil hindi naman totoo. Kung bakit nila ginagawa yon, wala na tayo magagawa kung ano ang kanilang mga pakay at kung ano-ano pa ang kanilang gusto sa buhay, sa kanila din yon. Pero pananagutan din nila yon sa Panginoon. Ano? Pero okay lang, walang problema po yan. Ang sa atin ngayon, maiparating natin sa buong mundo ang ating pakikiramay sa mga namatayan. Napakarami pa pong mga hindi nakuha na mga bangkay at may mga bangkay pa na hindi na-retrieve doon sa mga area ng makilala na nadaganan, ano, ng gumuhong lupa. May sitwasyon pa nga, isang sitwasyon doon sa may isang barangay na habang kumakaway-kaway yung kamay ng tao na natabunan ng lupa na para bang humihingi ng saklolo, nung pinuntahan ng kanila makasamahan, ang nasabing tao para hilain yung kanyang kamay na nagpapatulong, unti-unting nilalamon sila at dinadaganan. Kaya binitawan nila, tumakbo sila habang nagpatuloy yung tinatawag natin na soil erosion, na landslide. So kawawa, no, yung tao. Kaya ipagdasal natin, no? Kaya hiling ko ngayon, araw, ngayong broadcast natin, huwag sana naman ninyo haluan ng kung ano-ano. Ano? Pagdasal natin yung mga tao na talagang nasa ano ngayon, nasa bingit ngayon ng kamatayan dahil sila ay nasa mapanganib na sitwasyon dahil sa lindol, no? Eh gawin po natin, magpatawad tayo. Magpapatawad kung sino man. Halimbawa sa akin, no? Alam ko ang dami nagagalit na hindi naman nila alam bakit sila nagagalit. Ang sa kanilang galit lang sila dahil ang naririnig nila mga balita, isinisiraan ko raong kapa. Wala naman akong sinisiraan sa kapa. Hindi naman ako nanira. Isang bisis lang yon na para may video ako na ipakita na napakarami kong forms at listings ng ating mga members na hindi ibig sabihin na paninira yon. Dahil yung mga balita na lumalabas, wala akong na-remit na mga papel doon. Walang listings. Kaya ginawa ko yun na meron. At ang dami nito mga papers na to, listings, no? Para sa kumpleto na listahan ng mga member. So yun lang yun, hindi naman paninira yun. Kaya kung masakit yun sa kanila dahil natatakot sila dahil may mga sinasabi tayo na pwede magsumbong noon, no, yung mga member o kung saan tayo lalapit para matulungan yung mga member natin na gaya din ng ibang mga member na gusto din nilang makakuha ng kanilang blessings at makakuha ng kanilang mga pira. Ganun din yung mga member ko na under sa akin. Kaya gusto ko lang sila pong tulungan. Wala namang ibang intensyon na talagang gibain natin o ano mangyari, no? So sa atin lang yun ang ginagawa natin. At yun lang yung ginawa natin at yun lang yung sinabi natin dahil yun ban din ang gusto ng mga member. Pero sa yung mga sinasabi na kung ano-anong paninira, bahala na kayo sa buhay ninyo. Sa akin, pinatawad ko na kayo. At wala naman kami talagang ni Founder. Kung mayroon man kami sigalot, no, matatapos man din namin yan, no? Kung mayroon man kaming hindi pagkakaunawaan sa ngayon, unti-unti namang lumilipas yon, no? Tingnan nyo, may manarinig pa po kayong si Founder Joel Apolinario nagsasasat at naninira sa akin. Wala naman, di ba? Pero yung mga membro naman na hindi nila alam kung ano talaga yung totoong pangyayari, sila yun, grabe. So hiling ko lang, wag na kayong makiasawsaw. Magpasalamat na lang tayo dahil na ibalik na yung operation ng kapa. Napakarami pong matulungan ang kapa. No? Magkaisa tayo uli. Walang problema yon. Kung ano man yung mga nangyari, kung ano man yung mga nagawa, napakasakit, nagiging resulta nung kung ano-ano, okay lang yun sa akin, wala yun. Kaya nga sabi ko, kung may discrepancy, walang problema sa akin yun. Sabihin lang ng
insakto, ay ganito yun, eh ready tayo. Wala tayong hinanakit dyan, no? Iba lang yung dumadating sa mga member natin. Iba lang yung mga information na nasasagap nila sa YouTube. Iba lang yung nasasagap nilang information sa Facebook, sa radio. Kaya sila nagkaganyan. Kaya ako ay humihingi ng kapatawaran dahil sa mga membro na wala namang alam sa totoong sitwasyon at sumasakay lang at kumikoment talaga kaagad ng kung ano-ano ba sa akin, eh, binablock ko talaga yan para wala na ako mabasa. Hindi ko na mabasa yan. Kahit dalawa na lang friend ko sa Facebook, okay lang sa akin basta totoong kaibigan. At ito lang, dito sa Kinapawan City, wala namang member dito ng member ko under me noon na under sa akin na nagagalit dahil sa issue na yan. Wala, di ba? Wala, dahil alam nila ang totoo at alam nila na hindi ko naman sila pinabayaan. Alam nila na hindi naman ako nagkulang sa kanila. So kung dito sa Kinapawan City, mga member ko, wala naman. Wala namang nagsasabi sa akin kung ano-anong masasama. Nasasaktan sila, pero wala sila magawa. Yung mga member ng Kapa na dun sa mga malalayo na walang alam dito sa mga pangyayari, yun naman lang sila. Ang grabe, makapanlait, no? Pero yung iba na nandito lang at alam nila at kilala talaga nila, wala naman silang panalait sa akin na gawa. Yung hindi kilala, yung hindi ko kilala, hindi ko naman member noon, o yun sila yung grabe. Kaya sabi ko, okay lang. Pero dahil ayaw ko mabasa yung mga comment nila na hindi naman maganda, hindi naman makapakinabangan, wala naman pakinapakinabang, binablock ko talaga at dinidelete yung kanilang mga message. Dahil para ano? Bakit ko basahin yun? Bakit ko ano yun? Wala naman yan. So pagdating ng panahon, pag okay na, friend ko naman sila balik. I-unblock ko lang. Okay lang yun sa akin. Rates Malayo, Arvin Maaliman, blissful and happy weekend po, Idol Bong, kumusta po? Kay mula po, God bless you as always, mula po kay Rates Malayo, magandang gabi, ano? At magandang gabi din kay Maricel Cepeda Telby, kay Ma'am Joey or Sir Joey Libradilla Roma, salamat Idol, magkaisa muli tayo, naway patuloy na ang inyong programa na walang siraan, mabuhay po kayo. Okay, Mandy Moore, magandang gabi. Lemuel de la Viga de Metalio, magandang gabi. Henry Barwish, Kagawad, magandang gabi. Kumusta po? Okay na ba si Ma'am? No? Lumabas na ba yung ano natin? Yung baby natin? Ano? So, salamat. No? Okay, wala pa problema yan sa akin. Ang tinitingnan ko nga ngayon, no? Isa sa mga iniisip ko ngayon, kung paano kami magtagpo uli ni founder, no? Joel Apolinario, para makapag-usap ng personal yung mga gusot kung ano-ano man yan, magawa namin ng paraan at magawan ko ng paraan kung ano man yung mga pagkukulang, kung ano man yung mga tinatawag nila na discrepancy, kung ano man yung mga gusto nilang i-repair, no? Kung ako may nagkasala, ipatawad, ano? Sa akin man nagkasala yung kung sino-sino, nagpapatawad din ako, no? Ang Panginoon niya nagpatawad, no? Kaya ngayon sabi, nagpatawad niya ang Panginoon, tayo pa. So alam ko kung may sigalot kami, may problema kami as leaders, sa amin yun. Hindi makisawsaw sana yung kung sino-sino mga member na nagpapalalo lang sa ano, nagpasamot lang sa sitwasyon na dili maayo. So kung sino, so ano-ano ang kahinatnan nito, sa amin lang to ni founder. Darating ang panahon at darating ang araw, magkikita-kita at magkausap din kami ng personal.